Jake Cuenca, hindi na kinasuhan ng PNP. Mga pulis na bumaril sa kanyang SUV, mananagot. Iimbestigahan ang mga pulis na bumaril sa gulong ng sasakyan ni Jake Cuenca nang magkahabulan kagabi sa kahabaan ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Ito ang kwento ng taong malapit sa aktor na kausap namin kagabi habang sinusulat ang balitang ito. Naging maingay ang balitang pag-aresto kay Jay dahil nakabangga umano ng sasakyan ng mga pulis at dahilan din ng pagkakabaril ng isang Grab driver nitong Sabado ng gabi lamang. Galing si Jake sa kaibigan niyang si Paolo Abilino. Nagkatsikahan, banding kasi Sabado naman. Tapos nung pauwi na si Jake, may nadaanan siyang maraming sasakyang nakahinto, tapos pinapara siya. Hindi niya kilala kasi mga nakasibilyan kaya hindi siya huminto. Pinatakbo niya ng mabilis kaya nasagi niya yung isang sasakyan nakaparada sa kalsada. Doon na nga siya hinabol. Ayaw niya huminto kaya pinagbabaril yung gulong ng sasakyan niya, tapos nung may nakita siyang mga naka-uniforming pulis na pinara siya, sakalang siya huminto. Nung huminto siya, pinababa siya, chinek yung sasakyan niya, wala namang nakita na illegal, kwento ng nakausap namin. Saka palang nalaman ng aktor na may bypass operation siyang nadaanan at dahil totally tinted ang kanyang sasakyan na may malaking gulong, kaya hinabol siya dahil inakalang sangkot siya dito. Binanggit pa na may baril umano si Jake. Bagay na tinanggi nito. Sabi ni Jake, wala po akong baril. Gun ban ngayon, di ba? Pagdating nila ng presinto, doon lang nalaman ni Jake na may nabaril palang Grab driver. Kaya sabi ni Jake ay wala siyang alam tungkol sa Grab driver. Paliwanag pa sa amin. Kaagad daw tinawagan ni Jake ang tatay niya nung nasa presinto na siya. At sinabihan ang mga pulis na kung talagang may kasalanan ng anak at may nakuha sa sasakyan niya, siya mismo ang magpapakulong. Walang kasong isinampa kay Jake. Ang sinasabing reckless imprudence resulting to damaged property ay hindi natuloy dahil napag-alaman na walang kasalanan ang aktor. At dahil dito, ay hindi na rin natuloy ang planong pagsasampan ni Jake ng kaso sa mga pulis na bumaril sa sasakyan niya. Pero ang mga nabanggit na pulis ay kasalukuyan nakakulong umano sa Mandaluyong Police Station. Ngunit wala pang inilalabas na report ang PNP hinggil dito. Nabanggit din sa report na walang kinalaman si Jake sa pagkakabaril sa delivery driver na kaagad namang inasikaso ng mga pulis at dinala sa Rizal Medical Center.